update, pinakamalalaki at pinakasariwang mga balitang kilala at TWIC News and Information Center ihahatid sa inyo sa oras na ito. Narito na ang inyong tagapagbalita. Magandang gabi, Luzon, Visayas at Mindanao. Ako po si Mara Valle at narito ng headlines para sa news update ngayong araw ng Biyernes. Thank God it's Friday, May 20, 2022. Daily average cases ng COVID-19 sa NCR tumaas ayon sa OCTA. Kamara, tiniyak ang transparency ng Senado sa pagbibilang ng boto para sa presidential at vice presidential race. Commission on Human Rights umapila sa susunod na administrasyon. Pagtanggal ng 12% value added tax sa generation charge iminungkahi. Balita sa ibayong dagat, Taliban Group naglabas ng bagong panukala para sa mga kababaihan sa Afghanistan. At sa balitang pampalakasan, Pilipinas nakasungkit ng unang ginto sa judo sa 31st Southeast Asian Games. News update! At sa detalye ng ating mga balita, tumaas ng 19% ang daily average COVID-19 cases sa National Capital Region o NCR sa nakalipas na 7 araw. Batay sa report ng Independent Monitoring Group na OCTA Research, mula May 13 hanggang 19 ay tumaas ng 71 ang mga kaso kumpara sa 59 noong May 6 hanggang 12. Tumaas rin sa 0.90 ang reproduction number ng rehiyon na ikinokonsiderang moderate. Nanatili naman sa 1.2% ang positivity rate at nasa 22% naman ang ospital ang hospital care and utilization rate sa NCR. Tumaas rin ang one-week average daily attack rate sa 0.50 mula sa dating 0.42. Sa kabila nito ay nananatiling low risk sa COVID-19 ang NCR. Binabantayan naman ngayon ng Department of Health o DOH ang 7 lugar sa Metro Manila na nakitaan ng pagtaas ng kaso ng COVID-19. Ayon kay Health Undersecretary Maria Rosario Vergere, ilang mga lugar ang nagkaroon ng positive growth sa nakalipas na linggo. Kabilang sa mga lugar na tinukoy ng ahensya ang Pasig City, Muntinlupa City, Pasay City, Quezon City, Caloocan City, Marikina at Pateros. Sinabi naman ni Vergere na ang naobserbang pagtaas ng COVID-19 cases ay hindi pa significant. Ayon pa sa DOH, nananatili sa low risk classification ang NCR na may mababang average daily attack rates at mas mababa sa 180 na active COVID-19 cases. Hinihintay pa ng Food and Drug Administration o FDA ang mga aplikasyon para otorisahan ang pagbibigay ng booster shots sa mga edad 5 hanggang 11. Ayon kay FDA Officer in Charge Dr. Oscar Gutierrez, sa ngayon ay wala pang nag-a-apply para sa pagtuturok ng booster dose sa nabanggit na edad. Sakali anyang magsumite ay susubukan ng FDA na ma-evaluate ito sa loob ng 3 linggo. Nabatid na noong Pebrero, nagsimula ang primary vaccination ng naturang age group. Pinangangambahan naman ng Philippine General Hospital o PGH ang posibilidad na mag-resign ang marami sa kanilang mga skilled healthcare professionals bunsod ng maraming oportunidad sa ibang bansa. Ayon kay PGH spokesperson Dr. Jose Jonas Del Rosario, dahil muli nang nagbubukas ang karamihan sa mga bansa ay kasalukuyan ng mas marami ng trabaho ang inaalok para sa mga Pilipino. Anya, handa ang PGH na mag-hire at mag-recruit muli ng mga baguhang medical workers na handang i-train dahil karamihan sa mga posibleng mag-resign ay nurses na naka-assign sa operating rooms at sa ICU. Samantala, nananawagan ang pamunuan ng ospital na marami silang ngayong bakanting trabaho, partikular nga sa mga nurse. Mabatbatid na base sa datos ng Private Hospitals Association of the Philippines Incorporated, 5-10% ng mga healthcare workers sa bansa sa kasalukuyan ang nag-resign na upang mag-ibang bansa. Tiniyak naman ang Kamara na magiging transparent ang Senado sa publiko sa oras na nag-convene ito bilang National Board of Canvassers o NBOC.
ang pagbibilang ng boto at proklamasyon para sa nanalong kandidato sa presidential at vice presidential race. Ayon kay House Secretary General Mark Leandro Mendoza, all systems go na ang kamera para sa canvassing at proclamation kung saan mahigpit na ipapatupad ang health protocols laban sa COVID-19. Dagdag pa ni Mendoza, ang pagpapatupad ng registration para sa canvassing ay parang para matiyak ang mas pinaigting na seguridad sa pagsasalang ng mga papasok sa batasang pambansa. Kaugnay nito ay nakikipag-ugnayan na rin ang kanilang tanggapan sa Philippine National Police para sa mga grupo na magpuprotesta laban sa labas ng batasan complex, lalo na sa araw ng proklamasyon. News update. Nagpaabot naman ang pagbati si presumptive President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa 12th nanalong senador sa katatapos lang na 2022 national elections. Sa social media post, naniniwala si Marcos na maibibigay ng mga nanalong senador ang kanilang buong serbisyo at karunungan sa taong bayan. Kabilang sa mga senador na naiproklama noong Mayo 18 sa Philippine International Convention Center o PICC, sina Actor Robin Padilla, Antique Representative Lauren Legarda, Broadcaster Rafi Tulfo, Senator Sherwin Gatchalian, Sorsogon Governor Chis Escudero, dating Public Works Chief Mark Villar, Taguig Pateros Representative Alan Peter Cayetano, Senator Juan Miguel Zubiri, Senador Joel Villanueva, dating Senator JV Ejercito, Senator Risa Ontiveros, at dating Senator Jingoy Estrada. Layunin ng bagong uupong administrasyon ang patuloy na pagbangon ng ekonomiya at pag-unlad ng bansa sa gitna ng COVID-19 pandemic. Nanawagan naman si Senate Minority Floor Leader Franklin De Relon na tapusin na ng 19th Congress ang imbestigasyon kaugnay sa multi-billion peso deal sa pagitan ng Farmally Pharmaceutical Corporation at ng gobyerno. Ayon kay De Relon, dapat buwagin ang Procurement Service ng Department of Budget and Management o PSDBM na siyang pinag-uugatan rin ng katiwalian. Mababatid na nauna nang naglabas ang Senate Blue Ribbon Committee na initial na report na nagdedetalye ng kanilang findings sa investigasyon sa Farmally kung saan inirekomenda ng komite na maaring sampahan ang kaso si Pangulong Rodrigo Duterte dahil sa betrayal of public trust. Ito ay matapos niyang italaga si dating economic adviser Michael Young na nauna nang kinilala bilang financier guarantor ng Farmally sa mga Chinese supplier. Inirekomenda rin ng sampahan ang kasong kriminal at administratibo ang dalawang dating opisyal ng PSDBM na sina Christopher Lau at Warren Rex Leong kaugnay ng kanilang papel sa maanumalyang kontrata sa pagbili ng COVID-19 medical supplies. Muling nagpaalala naman ang Commission on Elections o COMELEC sa mga kandidato sa nagdaang halalan 2022 na magsumite ng Statements of Contributions and Expenditures o SOCEs hanggang June 8. Ayon kay COMELEC Acting Spokesperson John Rex Laudianco, dapat mag-submit ng mga kandidato at political parties ng kanilang mga nagastos, gayon din ang kontribusyon na natanggap sa campaign period. Paliwanag niya na ang mga nanalo sa nagdaang botohan na hindi nagpasa ng SOCE ay ipinagbabawalang umako ng kanilang mga pwesto hanggang sa maihain ang nasabing statement. Samantala, binalaan ni Laudianco ang mga kandidatong lumampas sa kanilang campaign spending limits na posible itong maharap sa election offense. Umapela ang Commission on Human Rights o CHR na i-recalibrate ng administrasyon ang kanilang programa upang maprotektahan ang karapatang pantao ng mga Pilipino. Umaasa si CHR Commissioner Gwendolyn Pimentel Gana na babaguhin ng susunod na pangulo ang sistema ng kampanya laban sa ilegal na droga ng outgoing administration. Anya, dapat na ipagpatuloy ang investigasyon sa mga pending na kaso ng human rights violation kabilang ng mga alleged extrajudicial killings. Mababatid na una nang inilabas ng CHR sa kanilang report ang nagsasabing bigo ang administrasyon ni Pangulong Rodrigo Duterte na maprotektahan ang karapatang pantao ng mga Pilipino. Samantala, pinalaga naman ito ng palasyo at sinabing rehash lamang o lumang tugtugin na ang naturang aligasyon ng komisyon.
House Assistant Minority Leader at Alliance of Concerned Teachers o ACT Representative Franz Castro ang magiging susunod na kalihim ng Department of Education o DepEd na ibalik ang Philippine History bilang hiwalay na subject sa high school. Ayon kay Castro, naghain ang ACT ng katulad na panukala at marami sa kanyang mga kasamahan ang sumuporta rito ng pag-usapan sa House Committee on Basic Education and Culture. Mababatid na sa ilalim ng K-12 program ay inalis ng DepEd ang Philippine History at ipinasok na lamang ang mga aralin nito sa iba pang subject. Samantala, nauna nang inanunsyo ni Presumptive President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na si Presumptive Vice President Sara Duterte ang magiging susunod na kalihim ng DepEd. Iminungkahi sa susunod naman na administrasyon ng Energy Regulatory Commission o ERC na tanggalin ang 12% value added tax o TACVAT na ipapataw o na ipinataw sa generation charge. Ayon kay ERC Chair Agnes Devanadera, kung ilalapat na lamang sa distribution charge ang buwis ay mapapababa nito ang singil sa kuryente na kasalukuyang binabayaran ng mga end user. Panaliwanag ni Devanadera na binabayaran ng mga distribution utilities at ipinapasa sa mga consumers ang VAT sa singil sa distribution. Anya, ang mga kumpanya ng power generation tulad ng Aboitiz Power Corporation at First Gen Corporation ay nagbabayad din ng VAT sa gasolina na ginagamit nila sa paggawa ng kuryente. Nabatid na ang isang karaniwang Pilipinong mamimili ay nagbabayad ng buwis hindi lang isa kundi dalawang beses para sa paggamit ng kuryente sa araw-araw. Asahan naman na ang paparating na Hunyo, nasa paparating na Hunyo, ang mas mabigat na daloy ng trapiko sa National Capital Region o NCR. Ayon sa Metropolitan Manila Development Authority o MMDA Chairperson Romando Artes, maaaring bumalik sa pre-pandemic level ang lagay ng trapiko sa susunod na buwan dahil umano ito sa dumaraming bilang ng mga gumagamit ng sasakyan sa Metro Manila. Sinabi ni Artes na inaasang malalampasan ang average number o ang kabuoang bilang ng mga sasakyan na ngayon ay nasa 400,000 kada araw. Iginiit ni Artes na lalo pang nadadagdagan ang mga bumibili ng sasakyan na umabot na sa kalahating milyon o katumbas ng 16-17% na bilang ng mga pumapasok sa NCR. Dahil dito, iginiit ng opisyal na ang panukala ng MMDA na i-adjust ang government office working hours mula alas 7 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon ay para matugunan ang mabigat na daloy ng trapiko sa bansa. News update! Balita sa ibang bansa! Naglabas ng decree sa media outlets ng Afghanistan ang militant Islamist and jihadist group na Taliban. Ipinag-utos ng naturang grupo sa mga babaeng Afghan TV presenter at iba pang babae na lumalabas sa telebisyon na takpan ang kanilang mukha. Ayon sa report, kasabay nito ay ipinagbawal na ang pagbiyahe ng mga kababaihan sa bansa ng walang lalaking guardian. Maliban din rito ay sinigurado sinarado ang mga secondary schools sa mga babaeng estudyante. Samantala, nakasaad sa inilabas na decree na mahaharap sa parusa ang mga babaeng hindi susunod sa bagong restriction na inilabas ng Taliban group. Sa sports! Nakasungkit si Rina Furukawa ng unang gold medal ng bansa sa larangan ng judo sa 31st Southeast Asian Games na kasalukuyang ginaganap sa Hanoi, Vietnam. Nagpakita ng poise si Furukawa sa golden score round ng women's negative 57 kilogram final at pinabagsak ang pambato ng Myanmar na si Chu Myat Nau. Why? Nahawakan ng mahigpit na ni Furukawa si Chu bago isinagawa ang Uchi Mata throw sa 2:17 mark. Samantala, mula sa bronze medal finish sa 2019 SEA Games na ginanap sa Pilipinas, pinangunahan ni Furukawa ang judo national team sa una nitong gintong medalya sa regional biennial meet ngayong taon. New update!
bago tayo magpaalam, gusto ko munang batiin ng maligayang unang kaarawan ng aking inaanak na si Sofia Faye Bermejo. Ayan, happy birthday, Sofia. At binabati ko rin na magandang gabi ang mga nakikinig sa atin ngayong gabi. Si Byron Igar, si Tita Esperanza Igar, si Kevin Carlo Caide, Sir Nelson Malinao, at ang aking amang si Chief Engineer Manuel Valle. Ayan, thank God it's Friday! At yan po ang aming mga nakalap na malalaking balita sa araw na ito. Muli, magandang gabi. Ako po, si Mara Valle. Sumain niyo ang mga balita sa News Update. Muling sa inyo ang 15 minutong paitaan dito sa DWIC 882, Lunes hanggang Biyernes, News Update.